madam, another Sunday na naman. At nandito na naman tayo sa cooking show ni Rascals para kay madam kasi pag Sunday, ako ang alila. So ang menu natin ngayon, tong bahay kubo kung tawagin sa Pilipinas. So bihira tayo makabili ng kumpletong gulay dahil yung sitaw. Napakahirap hanapin ng sitaw dito sa Japan. Isa sa mahirap na hanapin na gulay dyan. Buti may kaibigan kami. Binigyan lang kami ng aming kaibigan, si Ma'am Rosebel. Shout out, salamat po sa sitaw. So lulutuin po namin ang aming menu for today. Bahay kubo. Yan. Ang ating mga ingredients, sitaw, baboy, bawang, sibuyas, okra, talong yan. Then kalabasa, ampalaya. Yung ampalaya nila dito kakaiba. Masyado siyang ganyan yung niya. Hindi ka mabait. Mabait din to. Pero yung niya, yung pagka, yung balat niya. Masyadong siya. Malaking. Mm, then, lalagyan natin siya mamaya ng Sasabihin natin ipirito yung isda. Partner ng gulay is isda. Isda. Ayan. So, ang pagluluto natin ngayon, uumpisahin natin sa pagbubukas ng kalan. Yan. So, pagkabukas ng ating kalan, ang first step, yung baboy. Ito yung, parang ito yung sikreto. Yan ang isa sa mga sikreto ng ating cooking show. Walang mantika, ilalagay natin yung baboy. Tapos, lagyan natin siya ng konting tubig lang. So, ang gagawin natin sa kanya, para medyo siya, yung malaga ng konti, tapos magmantika siya. Para yun yung gagamitin natin mantika, lagyan natin ng konting mantika na lang para sa panggisa natin. Panggisa lang naman natin yan. So, muna natin siya. Pakuluin muna natin hanggang sa magmantika. So, habang ginagawa natin yan, buksan na natin itong kabilang kalan. Okay, hindi naman tibiyutin ito. Pang to? Pang tutsalan to eh. Ayan, pagbukas niya ito. Ayan. Ito. Ayan. Madalang gamitin para... Madalang namin gamitin kasi malang kurente. Hindi kurente. Pagmamantikain lang natin to. Parang buti na po. Tapos lalagay natin to. Dalawa lang. Then, balik tayo rito. Halo-haloin natin siya. Medyo nagmamantikain na to. Ayan, ibalay yung ulaga. Parang, kung nag-iiba na yung tunog niya, ibig sabihin yan, na wala na yung tubig niya, nagmamantika na siya. Kaya mga madam, antay-antayin lang natin siya ng golden brown. Hindi na wala na yung tubig niya. Nagmamantika yan. Hindi tumakalsik-kalsik na siya, no? Para mabilis siya magmantika, lagyan natin yung mantika. Yan ang sigreto niya. Yan. Diba nagmantika na siya? Nainip na. Yan kasi yung sekreto niya. Pag mga mantikain mo siya. Pero para mabilis, lagyan mo na siya ng mantika. Medyo na lulutong na kasi kami yung mga narito. Medyo gabi na rito mga 8 na ng gabi. 8:23 na, hindi pa kami nagahaponan. Nalibang kasi kami sa pag kanina. Init kasi na dito guys, init na. Para hindi ka magkita sa bahay. Masyari ka sa park. O kaya magpalamig ka sa mo. Ganyan lang naman yun. So yan, pag ganyan na siya, pwede natin ilagay ang ating paraan ng pag-isa. Bawang muna. Yeah.
Medyo maganda na yung kulay ng baboy natin. Mas masarap kasi, mas masarap kasi pag ganyan na ano, na medyo marami yung baboy. Lalo pag sa mga bata, yung pinipili niya yung baboy. Hindi naman yung gulay. Then, lagay natin itong siguro yung gulitom na ito. Sibuya. Ang sekreto nito ng gulay, pag nagluluto tayo ng gulay, di ba, ang inuuna natin sa kanya yung mas matigas na gulay. Kailangan, yun ang mas mauna. So, unahin natin yung kalabasa. Yung kalabasa naman sa market dito sa Japan, always available to. Saka hindi siya matigas katulad sa Pinas. Marami lang siya palambot. Parang yung kalabasa nila dito, parang yung kamote. Hindi yung, parang, ano siya, yung maliliit pa lang, parang yung murang kalabasa, inaanin na nila. Masarap. Kaya mas masarap siya. Sabi kasi pinapalaki ng mas malaki kasi mas ano yun, mas makal eh. So, ayan ang kalabasa natin. Medyo, igisa lang din natin siya ng konti. Okay. Then, pagkatapos niyan, unahin natin itong sitaw kasi matagal magluluto ito eh. Ayan. Thank you, Ate Rosebell. Rosebell, maraming pong salamat sa aming sita. Bihira po siya dito sa Japan. Sitaw na kayo sa market kaya Kangkong, pero pricey. Kulang, para kung convert natin siya, nasa 100 pesos isang tali. Siguro mga 5 to 7 streams lang. Ayan, maraming salamat sa aming kaibigan dyan, Madam Rosebell. Lagi nila kami dyan. Actually, din lang yan. Ano, may kasama pang ano yan eh. Isda. Yan ang niloto ko ang gabi, yung isda na ginataan. Ang Sabado at Linggo kasi, si Rascals ang taya. Tagaluto, alila. So, lagyan natin siya ng patis. Wala pa tayong nilalagay na tubig ha. Patis muna. Yan ang sekreto niyan. Palalasahin muna natin yung patis. Depende sa panlasa mo kung ano yung kung maalat o matabang. Then, pasok tayo sa isda. Tingnan natin sa isda. Binaligtad na po! Ayan! Ay, binaligtad na po! So, mga madam, pag ganyan na siya, yung medyo napirito na ng konti ang sitaw natin at ang ating kalabasa, lagyan natin siya ng tubig. From filtered water. Pa natin. So, ayan na nga siya, mga madam, ano? Yan. Pag kumukulo, medyo malambot na yung ating, ano, yung kaanong kalabasa. Lagay na natin itong ampalaya. Ampalaya na hapon! Yan. Tapos, isabay na natin dyan yung ating okra. Matagal, medyo matigas yung kasi itong okra na ito. Yung talong ano yan, talagang mabilis maluto yung talong. Hindi kasi talaga kami masabaw magluto ni ano nga ni madam. Yung nang medyo para lasang-lasang mo talaga yung ano ng gulay. Yung gulay dito sa Japan, mas matatamis yan, masarap. Parang dito kasi sa Japan, laging inaano nila yung quality. Kahit sa pagkain, sa pruta, sa gulay. Medyo mahal siya, kaya lang yung quality niya talagang the best. Ayan, tapos takpan ulit natin siya para mas mabilis siyang maluto. Tingnan natin siya mga madam, ano?
try natin tong ano. Mas magaling haluin siya pag ano. Yung kutsara. Maliit. Try natin yung kalabasa. Yun. Medyo ano siya. Luto na yung kalabasa natin. Masarap to. Dinudurog-durog yung kalabasa. Para lumasa talaga siya din sa ating gulay. Sabaw. Sarap yan. Pag yung... Durog-durogin natin siya ng kulito. Ang talong ng hapon! Madali lang kasi maluto yan yung talong. Tapos pinagin natin siya sa ilalim agad para... Yun. Kita nyo na yung ano niya, no? Patayin na natin yung ano, yung kabila. Yun, no? Yung kalabasa nyo, darug-duloy din natin siya. Dito na yung ating mga gulay. Sa ilalim lang natin yung talong para mabilis. Jaran! So, yan mga madam, after 5 minutes na nailagay natin ang last ingredients natin na ang talong ng hapon. Tingnan natin. Ngayon, medyo malambot na siya. Malambot ng ating mga gulay. Luto na po ang ating pakbet ng hapon. Ayan na po siya. So ito po yung ang aking menu for the day, Sunday. Pero itong isda with pakbet. Lutong Pinoy. So hanggang dyan na lang po ang ating vlog. Abangan nyo ulit ako next Sunday para sa another menu ng ating Sunday Life in Japan Cooking the Raskins. So, ganyan lang po. So, yan po ang ating pakbet with piritong isda. Bye! Bye!